Welcome po mga kasabong sa bagong episode natin ngayon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay bahagi din ng breeding. Ito po yung tungkol sa hen priming at egg management. Yung pong paghanda ng mga inhen na gagamitin sa pagpapalahi at pag-alaga ng kanilang mga itlog. Unang-una po, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang ating inhen na gagamitin sa pagpapalahi ay dapat nasa hustong edad para makapagpalabas ng magaganda at masisiglang mga sisiw. Bagamat kadalasan po, ang mga inhen ay nag-uumpisa ng umupo at magpakasta sa edad na 7 hanggang 9 na buwan, ay mas makabubuting sila ipatungtungin ng 10 to 12 months bago umpisa ang palahian kung gusto niyo po magkaroon talaga ng malunsog na mga sisiw. Ang mga inahin po na gagamitin natin dito ay nararapat lang na dumaan sa mga traditional vaccination programs. Ito po ay para magkaroon sila ng panlaban sa mga viral at mga bacterial infections na kadalasan ay walang gamot kapag tinamaan na sila. Kung kayo po ay nagbabalak na mag full-scale breeding, yung talagang gagastusan nyo at paghahandaan nyo, inirekomenda ko po na magbakuna po tayo. Lahat po ng klaseng sakit na may bakuna ay ibigay po natin sa ating mga alaga para po makaiwas sa mga pesting ito. Makalipas po ang isang linggo, pagkatapos na sila ay mabakunahan, sila po idadaan sa bacterial flushing, deworming at delousing. Katulad din po ng tinalakay natin sa preconditioning stage na bacterial flushing, deworming at delousing, ay ganitong paraan din po ang gagawin natin sa mga inahin na ihanda natin para palahian. Habang ang mga inahin po ay dumadaan sa bacterial flushing, deworming at delousing, ay dapat po ay hinahanda na natin ang kanilang pakastahan o yung po mga breeding pens na gagamitin natin sa pagpapalahi. Mahalaga po na ang mga breeding pens ay nasa tahimik na lugar, malilim, malinis at may kaluwangan. Depende po sa dami ng inahin na gagamitin. Dapat din po na sila ay mabigyan ng maganda at malinis na kugad paitlugan na hindi bababa sa 5 talampakan o 5 feet ang taas at may pagitan na 4 na talampakan o 4 feet kada pugad. Ang mga inahin na pinapalahian sa loob ng breeding pens ay magandang panandali ang maipagala sa madamong lugar at mapaarawan na rin kahit po mga 2 hanggang 3 beses lang sa isang linggo. Ang bagay na patuka po para sa mga inahin na pinapalahian ay ang breeding crumbles o pellets. Ito po yung binibigay na 2 punong kutsara kada inahin, 2 beses kada araw. Ang tubig inumin naman po nila ay babad at nasa malilinis na galonera. Maaari din tayo maghalo ng mga water-soluble na vitamin mineral supplements with electrolytes and probiotics mga 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Makabubuti po na maglagay po tayo ng oyster shell meal sa malinis na lalagyan sa kada sulok ng breeding pen. Ito po yung karagdagan source ng calcium na magpapatibay o magpapalusog sa shell ng itlog nila. Ang oyster shell meal na ito ay magsisilbi rin na grits at tutulong ng malaki sa kanilang pagtunaw ng pagkain. Ngayon naman po ay tutungo tayo sa egg management o ang pangangalaga ng kanilang mga itlog. Ang kanilang mga itlog ay dapat na laging malinis at hindi nadudumihan, lalo na po kung basa yung magiging dumi. Hindi rin po makabubuti na ito yung madalas na hinahawakan o maging pinupunasan dahil lalo lamang pong sisiksik ang mga dumi sa loob po ng eggshell. Ang eggshell po ay mayroong protective film o covering sa labas. Kapag ito po ay laging pinupunasan o di kaya hinahawakan, nawawala po ito. At pag nangyari po ito, malayang nakakapasok ang mga mikrobyo at maging ang dumi at nasisira po ang itlog. Pagdating naman po sa pagmamarka ng itlog, ay lapis lang ang magandang gamitin. Pero huwag naman po punuin ng sulat at makakaapekto ito sa integridad ng itlog at maging sa proseso ng pagpisa nito. Sa pagsuri naman po ng shape and quality o yung pong hugis at kalidad ng itlog, ay maganda po na ito'y kakitaan ng isang matulis na bahagi o pointed part sa isang dulo at blunt part o yung pabilog na bahagi sa kabilang dulo. Pagdating naman po sa sukat at timbang ng mga itlog na maganda nating papisaan, ito po'y pwedeng maihambing sa medium to extra large na mga itlog na nabibili natin sa mga groceries. Para naman po sa pagkolekta at pag-imbak ng mga itlog, lalo na po kung artificial hatching at incubator ang gagamitin, ito po'y dapat na dahan-dahan na kukunin sa pugad at ililipat sa mga egg trays. Ang mga itlog na nailipat sa egg tray ay ilalagay sa malilim na lugar at ang matulis na bahagi ay nakapailalim at ang mabilog na bahagi naman o yung dulo ay nakapaibabaw. Ang mga itlog po ay ipupwesto ng bahagyang pasandal o nakaslant sa egg tray. Katulad po nung nasabi ko kanina, yung pong matulis na bahagi sa ilalim at yung pong pabilog na bahagi nasa paibabaw. Ginagawa po ang 45 degree slant na ito sa mga itlog para po ang egg yolk o yung pula ng itlog ay hindi manatili sa ilalim at lumugar ito sa bandang gitna kung saan madali ito maaabot ng sibilya o ng embryo kapag ito'y kumakain. Paalala lang po,
na kapag kinukuha niyo po yung itlog sa pugad para po sa artificial hatching o yung pa-i-incubate, dapat po na palitan niyo po ng artificial egg o kahit maging yung ping pong ball para hindi magtaka yung inahin na bakit nawawala yung kanyang itlog at patuloy pa rin siyang mangitlog. At kapag kumukuha din po kayo ng itlog sa pugad upang kolektahin at palitan, siguraduhin niyo po na ang inahin ay nasa ibaba at huwag po kayong kukuha ng itlog na nandun po yung inahin sa pugad. Pagdating naman po sa natural hatching o yung hen hatching kung saan ang inahin ay namimisa, ay hinahayaan na lang natin ang inahin ng mga laga ng kanyang mga itlog. Sinisilip-silip na lang natin ito pag siya'y nasa baba upang tingnan kung ito'y malinis at kung may dumi, tatanggalin po natin ito. Ang katamtamang dami ng itlog na dapat upuan ng isang inahin ay nasa 10-15 piraso. Depende po ito sa sukat ng inahin. Yun naman po mga inahin na marami mangitlog at matagal mamisa, halimbawa po nangingitlog ng 20, ay pwede na po natin tanggalin yung unang 5 at malamang ito'y sira na rin at para na rin lumuwag doon sa pugad at madali niyang maupuan lahat ng itlog. Kapag naman po nagkataon na sumobra ang dami ng itlog at pansamantalang puno ang mga incubators at pati na rin ang mga inahin na namimisa, ay maaari namang ilagay sa refrigerator ang mga itlog ng hanggang 12 araw. Ang mga itlog na galing sa pugad na ilalagay sa refrigerator ay ilalagay pa rin sa egg tray tulad pa rin ng pwestong nabanggit ko kanina. Ito ilalagay sa malilim na lugar ng hanggang mga 2 oras bago ilipat sa refrigerator. At ang refrigerator naman ay dapat magkaroon ng temperatura na hindi bababa sa 35 degrees Fahrenheit at hindi naman tataas sa 40 degrees Fahrenheit. Ang mga itlog na ito ay magandang tumagal lamang ng 10-12 araw sa loob ng refrigerator. At bago po ito ilipat sa incubator, ay dapat po ito ay mailagay sa malilim na lugar ng mga 2-3 oras paglabas sa refrigerator at bago tuloy ang isa lang sa incubator. Tumungo naman po tayo ngayon sa candling, yung pong pagsilip ng itlog kung ito po ay may similya o wala. Ang candling po, o ang pagsilip ng similya sa itlog ng manok, ay ginagawa po mga 7 araw makatapos itong isalang sa incubator o makatapos itong umpisang limlima ng manok. Ang candling po ay ginagawa sa medyo madilim na lugar na may sinag o may maliwanag na bagay at dito itinatapat ang itlog para masilip kung ang itlog ay may similya. Kapag itinapat ang itlog sa maliwanag na light source na ito, ay may makikita o maaaninag na parang maliit na maitim na anino sa loob ng itlog. Ito po yung tinatawag na germ spot. Ito po yung similya ng itlog. Kapag wala po ito, ay malamang wala pong similya ng itlog at maaari na po itong alisin o tanggalin po sa incubator o dun sa namimisang inahin. Ang proseso po ng pag-candling ay dapat na mabilis nang hindi masyadong maapektuhan ang temperatura sa loob ng itlog at siguraduhin ding malinis ang mga kamay kapag ginagawa ang prosesong ito. Ang mga itlog po ng manok ay napipisa ng normal sa loob po ng 21 days, maging sa inahin o sa incubator. Minsan napapaaga pag medyo mainit ang panahon ng mga inahin. Ito po ay magandang hindi pinapakialaman o ginagalaw habang napipisa. Kadalasan po ay nagkakamali po yung mga nag-aalaga ng manok, pinakikialaman yung pagpisa ng itlog at kadalasan namamatay pa yung sisig. Kung maaari po sana, pabayaan lang silang mag-hatch ng normal. Sa susunod na episode po, ang pag-uusapan natin ay bahagi pa rin ng breeding. Ito po ay tungkol sa broodstag at broodcock priming, ang paghahanda ng mga tatsaw natin bago isalang sa kastahan. Maraming salamat po sa inyong lahat ulit mga kasabong sa pagpanood ng ating episode ngayon. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe dito po sa AG Gamefowl TV.